Energy FM. Energy FM. Energy. Sa mga pulain, 22 minutos bago alas 11. Bye. Hechos! Ay! 2020 na mga bangga. Kamusta na buhay-buhay natin? Pwede bang i-subscribe nyo yung channel namin sa Energy FM? Ha? Energy FM 106.7. Ha? Tapos meron kami diyan ng content nung bago mag New Year, yung meron pa yung kay Sheena, yung kwentong OFW. Pero di ba yun? Girl ni Sheena doon. Alam mo, nag-aalala ako, baka ma-pirate na naman yan si Sheena eh. Ha, lahat mo lang, pinag-talented ng mga tao dito. Baka kunin ng ibang, baka si, anong sinema kaya kukuha kay Sheena? Ang galing eh. Meron pa siyang, hindi ko lang kung napanood niyo yung nakaraan naman yung sila mag-asawa. No? Oo, may pa-bold ha. May pa-hubad si Kuya ha. Baka nakikinig sila mag-asawa. Oo, di ba? Ang galing ha. Malapit yung ano ha. Yung mga galawan ni Sheena lately ha. Iba dito eh ha. Tawagan nyo na ako, dal-dal ko. Ano ba? Sabi ko dito, 8721-2429. 8721-2429 Pauulit mo pa, mag-aaway na tayo. Hello pa sa mga manonood sa atin. At if i-follow and subscribe and like nyo ako sa Instagram ko tsaka Twitter, it's a Papa Jackson 1067. On Facebook, it's my real name, John Gemperle. And on YouTube, it's Papa Mo ako. Papa Mo ako ang YouTube channel. Alright. Ito, may nag-PM sa akin ngayon. Ha? May nag-PM sa akin at humingi ng advice. Sabi niyo, Papa Jackson, pwede mo ba ka matulungan? Sorry, desperado na po ako. Alam ko, busy kang tao. Wala na kasi ako ibabakausap. Gusto ko pa sana humingi ng advice. Buti naman advice. Iba ang hinihingi sa akin, advance. Pag advance po hihingi nyo sa ibang istasyon kayo tumawag, wag sa akin. Ha? Oo. Tapos nag-thumbs up ako. Sabi niya, 6 years na po kami pero naghiwalay na po kami. Before po mangyari, nagsabi siya na if magkakababae siya, kung matatanggap ko. Sabi ko, oo. Akala ko po kami nag one night stand lang, pero nahuli ko po siya sa FB at inamin niya man sa akin. Ayoko na, iniyakan niya ako, tapos ang gulo mo ate. Tapos nakatatlo akong attempt na break, kaso hindi ko kaya yung last ako nakiusap sa kanya kasi sobra. Sabi niya, sinabihan niya ako na maayos. Next time gumamit yan ng toldok ha, iintindihin ko pa to, itatranslate ko pa to. Sinabihin niya ako na maayos, pa di lang ngayon, na kasi siya daw may problema, gusto niya daw mag-explore. Tapos yung break na po talaga kami. Pero Papa Jackson, di ko po kinakaya, sobrang sakit. Yun na naintindihan ko. Ha? Gusto ko po siyang bumalik, may pag-asa ko bang bumalik siya? Sobrang na po ang depression. Ang nakaabot na kailangan ko ng antidepressant. At nagpating na din po ako sa doktor. Baka nagpatingin. Kasi yung pating parang hayop yun, di ba? At nagkaroon na po ako ng panic attack na hindi ko makontrol. Alright.
O, sa madaling sabi, iniwan ka at pinili yung kung sino man yung chicks, no? Si Precious, tingnan mo magiging apelido, baka hanapin nyo pa, di ba? Chikahin nyo pa. O. Well, ganito, unang-una sa lahat. It's sad. Diba na it came down to a point na, kumbaga, nagpa-doktor ka na, no? But I will never, just like what we said kanina, will not and will never advise you to go ahead and beg for someone to love you kahit ayaw na nila dahil lang naawa sila sa'yo because you are well on your way to self-destruction. May ganyan eh, no? Binalikan ka kasi naawa. Yung taong bumalik, naawa because you are well on your way to self-destruction. No, yung sisirain mo yung buhay mo. Diba? You've dropped everything you're doing. At yung taong yon, maybe yung concession niya, sinlaki ng mundo, no? Nagigilty, so binalikan ka niya, kahit alam niya hindi na siya masaya, kasi naaawa lang siya of what you might become. And that person will bear the burden of seeing you miserable at siya yung dahilan. Hindi ko din na-justify na niloko ka niya. Alright? But let's try to factor in one detail that you provided. Hindi ko magets, binabati ko lahat ng gumawa nito. Tinanong kayo, kung mababae ba ako, makatanggap mo ako, bakit ka sumagot ng oo, tanga? Bakit ka sagot ng oo, di ba? Nagpapaalam para mababae, sumagot ka ng oo, natanggapin kita. Mahal kita eh. Kahit alam natin, even if we know that you have the capacity to forgive someone, you don't say yes. Dahil pag naloko nga yan, ng babae nga yan, at nahuli mo at sinabi niya sa'yo na, uy, di ba nagpaalam ako sa'yo? Sabi mo sa akin, oo. Ano sabihin mo? Joke ko lang naman yun. Eh, paano kung sa kanya hindi joke yun? Walang niya talaga siya. And how do you deal with that? Alright? So, pasensya na, ate. Even if we say, na-depress po ako, I have to take antidepressant. Go ahead. If you have to take all the antidepressant, di ba, para lang wag kang magmakaawa at balik ang kanya. Someone who doesn't love you anymore. Someone who is no longer satisfied and happy and contented and fulfilled being around you, pakawalan mo yung tao. Let alone, pakawalan mo yung sarili. Diba? If you cannot come into terms with freeing yourself, setting yourself free from, setting that person free, kung yun ang mindset mo, hindi ko siya kayang pakawalan kasi mahal ko siya, baguhin mo yung mindset mo, pakawalan mo yung sarili mo. You do not deserve to be imprisoned. Diba sa isang relasyon na ang kulungan mo isang taong hindi ka kayang mahalin kahit kailan. Hindi fair yun. Mas iyak-iyak ka. Oo, naman ako. Eh, ginusto mo eh. So you let yourself go. Set yourself free from the bandage of being hurt by someone who do not have any room to love you. Oh. Lupit ko dun. May caller tayo. Si Cherry. Cherry! Pa! Makapopo! Cherry, ilang taon na? 20 po. 20! Bago na ba spelling ng 20? Ba't iba na yung pronunciation mo? 20 anyos? Opo. Akala ko 21 ka na. Hindi po, mali lang. Nakalimutan edad. Oy, Hepe, tsaka boy cam, 20, 20 lang daw siya. Opo. Kailan ka mag-21? Sa May pa po. Ayun, sige. Happy birthday, advance. Thank you po. Nauna na ka bumati, ha? Opo. Happy birthday. Salamat sa pagtawag. Bye. Ang ginagawa sa buhay ni Cherry? Ano po, kakaendo ko lang sa trabaho. Anong ano mo? Anong sa ano? Sa Marikina po. Ano ka doon? Ano, sales lady. Ah, sales lady. Opo. Anong section sa department store? Sa Dexter po, sa tribal. Ah, tribal. Opo. Empleyado ka ng tribal, no? Ano po? Sa tribal ka nag-apply? Opo, mismo. Tapos din-employ ka lang sa SM. Ganon yun, di ba? Opo. Anyways, o sige. Anong problema natin? Ano po kasi tayo?
Ba't ka ba tawa na niya? Ano ba kayo? Ba't ka tawa na tawa? Hindi ko alam kung paano ko susimulin. Ano po kasi ganito yan? Tawag dito. Yung may classmate po ako rin sa yung boyfriend ko siya dati. May classmate ka sa Dubai? Ano po? Ano paano ulit? Naging, ay, classmate ko po siya dati. Tapos naging boyfriend ko po siya. Ah, so, naging jowa mo yung dati mong classmate? Opo. Pinahihirapan yung kwento. Tapos? Tapos ano po, tawag dito, bali 4 months lang po kami. Oo. Then ano, tawag dito. Oh, paano, bali, paano? Okay po, okay po kami sa lahat ng pamilya namin. Put time kung 4 months kayo? Opo. Kailan naging kayo? Kailan naging kayo? November 15. November 15. Last year. Noong 2018 po pala. Ah, 2018. Tapos, so, ano ibig sabihin, November 2018 naging kayo? 15 po. November 15, 15 naging kayo, 2018. Po. So, bago mag-Valentine's Day, naghiwalay kayo? Hindi po. Mga ano, March. Ganun. Kasi April po, iwalay na kami. Ah, March ka. Nag-Valentine's para magkasama? Opo. Ah, okay. Tapos, ayun. Tawag dito. E di, naghiwalay na po kami. Tapos, ano, nagpakilala na agad niya ng bago sa magulang niya. 3 days pa lang. Tapos, ano, tawag dito. Ayun na, di ba po nagpakilala na siya sa magulang niya? Oo, oh, nagpakilala tapos, sa... Ulitin mo pa, nagpakilala sa magulang. anong buwan nagpakilala sa magulang? Anong buwan? Nung kakabreak lang po namin agad. Kung kailan nagbreak, tsaka nagpakilala sa magulang? Hindi, 3 days po. Bago yun. So after nyo, bago kayo naghiwalay, 3 days bago maghiwalay, may pinakilalang iba sa magulang? Opo. Paano mo nalaman yan? Kasi po nag-check sa akin yung mama niya. Tapos ayun nga, nagsusumbong sa akin, magpapakilala na nga daw po ng bago. Ibig sabihin yung nanay kampi sa'yo? Opo. Dati, pero sa ngayon, hindi na po kasi... O siyempre, may jowa ni anak niya, hindi ka na party ng pamilya nila. Ano ka ba? Di ba? Hindi, opo. Oh. Pero ate, magwa 1 year na, naghiwalay kayo. Ba't nag-usapan ngayon? Hindi kasi po, mahaba pa po. Ah, mahaba pa? Oh, sige. Okay. Sorry naman, oh. Tapos po, ano, tawag dito. Ayun, di ba nag-break po sila noon, naging kami ulit. Basta naging on and off po kami noon. Eh. Hmm. Tapos netong July pa yun, July, August. Mga July po, nagbalikan po kami, nagtatrabaho na ako. Tapos, hindi namin alam na buntis na pala yung babae na yun. Nagbalik ka kayo ng July? Opo, tapos buntis na pala yung babae. Teka, nagbalik ka kayo pero alam mo may jowa siya? Hindi, break na po sila kasi ako po yung unang girlfriend. Kaya nga, di ba, nag-break kayo ng ano, March? Opo. Oh, bago pa kayo nag-break, may pinakilalang iba, nagbalikan kayo ng July. Kailan sila... Opo, pero naging on and off pa po kami noon. Kailan sila nag-iwalay? Siguro, hindi, ano, on and off din sila noon eh. Ibig sabihin natin, nung binalikan mo, hindi ka nagtanong kung may jowa o wala. Kasi babalik po siya sa akin. Oo, narinig po sinabi ko. Ibig sabihin, di ba, hindi ka nagtanong kung may jowa o wala, binalikan mo lang, tama? Opo. Ang kiri mo? O, game. Tapos, ayun po, tawag dito, di ba naging kami po ulit ng July, tapos, siyempre may nabuntis po siya. Oo, yung pinalit sa'yo? Opo. Tapos, ilang buwan na yung tiyan nung maging kayo nung July ulit? 2 months po ata or 3, mga ganun. April, May, June, July. Ibig sabihin, pagkahiwala niya, nabuntis niya kagad yun? Siguro po, kakakilala niya nga lang po nun. Oh, lupit din ah. O, tapos? Tapos, ayun po, diba naging kami na ulit ng July. Tapos, by September, ano po, nabuntis din po niya ako. September? Opo. O, di nanganak ka na ngayon? Hindi po po. 4 months pa lang din po yung akin. Pero nauna lang po nabuntis niya yung bago. Hindi, o nga pala, ano, September lang pala. October, November... December, magpa-performance pa lang. Eh, nanganak na yung isa. Hindi pa po, makanganak pa lang po. Anong relasyon niya doon sa isa?
sila ba o matatay lang siya? Ano ba? Ayun nga po, nung di ba nagbalikan po kami ng July? Oo. Oh. Balikan na ka po kami officially break up ulit noon. Tapos nagulat diba, na lang ako. Huwag natin iba yung official break. Nagkaroon ng ibang pinakilala sa nanay eh. Okay, oh. Sige. Oo. Oh. Anong relasyon niya doon? Ano? Ayun na po yung sinamahan niya. Ah, so iniwan ka na? Opo, iniwan niya na ako. Kailan ka mga anak? June. Sa June? Babae, lalaki? Wala pa po, ipon. O nga pala, apat na buwan. Oh. Pag babae, anong naisip yung pangalan? Riley. Pag babae, mamili ka. Kara, Sheena, Lindsay, ha? Oh. Ah, sige ba. Pag-combine mo na lang. Kara, Lindsay, Sheena. Kalisye. Parang pa. Okay lang. Tapos ayun, Papa Jack. Teka lang. Shikali. Shikali? Parang pangit din. Ano po? Lin Kashie. Parang hindi rin tao. Ayaw mo na. Bahala ka na. Pag lalaki, ano? Kahit ano. Ludigario, ganun. Parang modern. Roberto. Anong tatanong mo sa akin? Anong tatanong mo sa akin? Ayun, eh di ba kung neto lang po nung last month, blinako na po talaga siya kasi blinak niya ako sa messenger. Blinako na talaga yung mismo account niya para hindi niya na ako makontak. Okay lang po ba yun? Ay, blinak mo? Opo. Bakit kinak? Sumama niya rin. Bakit kinak na? Bakit ba tinatanong kung okay na blinak mo yung lalaki ng loko sa'yo? Sagutin mo yung tanong muna. Bakit mo tinatanong kung okay lang na blinak mo yung lalaki ng loko sa'yo? Wala kasi ganito, ano, alright. Kung baka ang winawar ng iba, kasi tatay naman na magiging anak, alam mo, kung gusto magpakatatay niya, kahit i-block mo yan, pupuntahan niya yung anak niya. Magpapakatatay yan. Ganun kasi yung mundo. Parang hindi eh. Diba? Okay. Oo. Ano sabi ng magulang mo sa pangyayaring ito? Ayun, sabi, huwag na lang daw magpasustento. Kasi wala namang kwenta eh. Hindi, ate, humingi kay sustento. Po? Humingi kay sustento. Opo, nung ano. Wala naman. Sabi na rin mo, huwag na humingi. Humingi kay sustento. Obligahin nyo. Ganito, alam nyo. Ganito, ha? Okay. Makinig kayo, ha? Makinig kayo. Yung mga lalaking F-boy, yung mga palikerong lalaki, yan. Ba, nakabuntis dalawa. O yung dalawa na buntis, hindi hihingi na sustento yung lalaki yan. Ang okay. Gagawin ng lalaki yan, bubuntis ulit ng iba yan. Kasi hindi busy, hindi magkatrabaho eh. Tama, di ba? Sa'yo yung mga may nabuntis, hingihan yung sustento para hindi sila, para maging busy sila, wala silang malokong iba. Obligahin ninyo, papuntahin nyo sa barangay, pasulatin nyo ng commitment na mag, di ba? Pag hindi, kasuhan mo. Ganun kasimple mo daw. Tapos yung mama niya, hindi na nga rin po nangangamusta sa akin. Hindi, ate, huwag natin idama yung nanay. Wala naman, yung nanay naman, hindi naman answerable sa ginawa ng anak eh. Apo. Diba? May tanong ako sa'yo, ate. Sa lahat ng nangyaring ito, ano ang lesson natutunan mo? Yung ano, pinagpabuntis po ako sa kanya. Hindi lesson yun! Yung lesson! Anong parang lesson niya nagpabundis? May tutorial? Ano yan? Oh, game. Wow, wait lang. Ano lesson? Ano po ang maisip? Ha? Ano po, Panganak ka na, hindi pala lesson natin. Etneb na. Ang dami ko kasi may isip eh. Alam mo kung ano yung lesson dyan natin? Alam mo, respeto sa sarili. Yan ang nagkulang ka. Di ba niloko ka? Opo. Anong ginawa mo? Bumalik ka sa kanya, hindi ka nagtatanong. Libre ka ba? Wala ka bang jowa? Huwag mo ko lokohin, sabi mo sa akin. Hindi ko po alam kasi na ano, tsaka wala kaming formal breakup, so ako talaga yung jowa niya. Kasi, di ba, hindi nyo kailangan ng problem. Alam mo naman, di ba, bago pa kayo nag-break, may pinakalala sa nanay? Opo. Oh. Ba't ka pa bumalik? Bakit mo pa hinihangutuhin ka? Mahal ko po kasi. Ha?
Hindi naman dahil, oh yan, yan. Alam nyo, kayo mga babae, and I, di ba, and I say this respectfully sa mga babae, kayo mga babae, hindi dahil mahal nyo, bibigay nyo lahat. At iba na panahon ngayon. Oh, dahil mahal mo, give up lahat, surrender lahat. Tandaan nyo, walang matres ang lalaki. Pag nabuntis kayo, hindi naman lalaki tumitigil ang buhay. Apo. Ang tumitigil ang buhay kayo mga babae, makanganak kayo eh. You know, being a mom, diba, giving birth to a child is a gift na hindi namin kahit kailan di mararanasan ng lalaki. But at the same time, it makes you give up everything you do in life. Diba? Marami akong kilala, nakamomentum na sa buhay. Nakamomentum na sa buhay, di ba? Nabuntis, titigil lahat. Eh, paano ko nakabuntis sa'yo, walang kwentang tao? Ready ka nga, di ba? Opo. Well, nandyan na, buntis ka na. You know, mga nganak ka after another 4 to 5 months, no? Minsan ang pagiging nanay ate, it will bring you lessons na hindi kailangan ituro ng iba sa'yo. You are just going to realize it. Being a parent ate teaches us so much in life. Yung self-worth, self-value natin, self-love natin, nabubuo yan pag magiging magulang tayo, pag naging tamang magulang tayo. Kasi knowledge yan, pinapasa natin sa anak natin yan eh. Yeah. At pag pinasa mo sa anak mo yung payo na yan, kailangan sa buhay mo yan. Ba't mo nga pala ako tinawagan? Ayun, dahil nga po dun. Alin dun? Wala din po kasi ako ma-open ng problema eh. Eh, anong tanong mo sa akin? Ayun po, yung tinatanong ko lang po sa'yo kanina. Wala ka naman tinanong eh! Yung ano nga yung napag-block nga lang po. Ha? Hindi. Ano no? Yung ano po. Yung binak mo. Opo, tapos yung ano, magtatanong pa rin po ako. Okay lang yun. Okay lang. Oo. Tapos, buntis ka. Kung naasiwa ka sa pamumukha nila, nakikita mo sa page mo, sa profile mo, di tama lang na blinak mo. Diba? Kasi natutorture ka, nakikita sila. Oh, imagine mo, pinili niyo yun, buntis ka, pinili niyo isang babae, tama? Opo, makita mo magpo-post siya, masaya sila, hindi ka ba ma-stress nun? Baka lumabas yung anak mo lang kasi mangot. Yung pinsan ko na buntis. Yung pinsan ko na buntis, alam mo nangyari? Alam mo nangyari? Ano? Hindi, di ba, minsan lalabas na kasi makakot. Yung pinsan ko yung anak, hindi lumabas. Pinili na huwag lumabas. Nilabas niya, high school na yung bata. Ang pangit ng joke, ha? Sorry. Mahalin mo sarili mo, ate. You are 20 years old. Na, you know, at some point, merong blessing. Hindi ba blessing? Blessing, may anak ka. But, di ba, kumbaga lesson sa'yo to, di ba? You are 20 years old. Makinig ka mabuti ha. Gusto kong isa utak mo ito ha. You are 20 years old. Tama? Opo. Makanganak ka, 21 anyos ka. Tama mali? Opo, tama. Siguro mag-aalaga ka ng anak mo hanggang 22. Ha? 22. Oo, opo. Siyempre, di maiiwan yan agad-agad. 22 at hindi pa huli ang lahat, no? Pwede ka pa mag-umpisa ulit. No, pwede kang panto pa rin ang mga pangarap. Hindi ko po sinasabi na pag 40 ka, hindi mo na pwede pa rin ang pangarap, ha? Di ba? Sinasabi ko lang, ate, mas maluwag yung wiggle room mo. Kasi 22 ka pa lang naman, eh. So, hindi dito natatapos to. You have a lot of time to correct all the mistakes and learn all the lessons you can learn. Okay? Hindi pa huli ang lahat, no? Sabi nga ng kanta ni Sara Natala, na nirelease 4 years ago ngayon sumikat. Tala, tala. Okay? Apa. Sige. O, kung nakaanta ba siya nung mensahe mo sa kanya? Po. Okay naman, sige. Kung nakaanta ba, anong mensahe mo sa kanya? Ano po. Naiya ako eh. Good luck mo na sa dalawa. Ah, tagita.
kung nakikinig kami ngayon, good luck na lang sa pinili mo. Kasi tawag dito. Alam kong banda sa saya. Salamat na lang sa lahat. Yun lang po. Well, hindi kita pipiliting hingihan ng mas makabuluhang mensahe kasi ramdam naman eh, mas maloob mo, no? Opo. Now, huwag ka mag-alala ate. Pag nakita, pag na-meet mo yung anak mo for the first time, it will all be worth it. Right? Yan yung mga bagay na hindi niya mararanasan because, you know, hindi niya piniling maging tatay. Kaya, mas pinili niya po yung isa. Tandaan nyo ha, self-love, self-love, self-respect, alright? Okay, ate, huwag ka nagpapot sa mga lalaki, ha? Opo. Mm-mm. Eh, gusto mo ka ng sisihin, nandyan na yan. Alright? Apo. Pero, huwag mo kalilimutan na bata ka pa. Pwede pang kunin ang mga pangarap, ha? Apo. Salamat sa pagtawag. Apo. Pag nakapanganak ka na at medyo isang taon na yung bata, pasyal mo dito sa booth, ha? Apo. Mga Sabado, parang hindi tayo magkita. Ganun. Wala ako Sabado, eh. Ha? Sige, salamat sa pagtawag. Happy New Year po. Happy Etneb, Etneb. Bye-bye. Sige po. Si Cherry ng Marikina. Maligayang bati po. Tawagan niyo ako, 8721249. Coming from Moira de la Torre and I belong to the zoo. If you belong to the zoo, then what are you? Eh, just lang. Ang awiting patawad, paalam. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Psst. Pangga. Huwag mo sabihin yung radyo, sabihin mo, energy. Energy lang talaga. Energy! Energy.